beautiful soul, welcome back to my channel. This is my Chang Amay from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Ano mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng July 2024? Maraming na salat muna sa ang subscriber, new subscriber, crosswatcher. As mga bago pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa halos lahat kayo is resume. Keep comment lang mga kabayan ng inyong energy sa iwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko, makuha ko lang yung energy nyo. Baka resonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto pa na personal reading at energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video nito. This is a general reading, Capricorn Kabayan. Tandaan mo, hindi mo to personal reading. Kuhanin mo lang nga sa'yo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, hindi nyo to personal reading, ha? Wow! The Fool. And the Sun. And the Ten of Cups. Wow! Ganda! May success ka? May success na magaganap sa'yo. There's a happiness, there's a hope. But it comes sa ano, material, yes, magkakaroon pa rin ng success. Leap of faith lang, ano, kasi may bagong beginning sa'yo. Magkakaroon ng bagong sigla. Siguro may darating na celebration, ano, within 10 months, 10 days, or 10 weeks. Ako nakikita dito, yes, there's a celebration coming in. Maari may pupuntahan kang married. Sa iba, baka may celebration o makikita-kita na pamilya, no, to celebrate something o yung bonding. O kaya gano'n sa nakikita ko dito. O kaya naman mga kasama, mga close relationship ang nakikita ko dito. Makakaramdam ka raw ng freedom, saya, success. Parang there's an enjoyment. Ako na, may abundance din ako nakikita sa'yo, ha. Kumbaga yung mga, may mga sitwasyon daw sa buhay mo na mahihirap na sitwasyon, difficult situation in your life is mag-i-end na. Kumbaga, babalik na yung sigla ng family, sigla nyo ng karelasyon mo, sigla mo also. Syempre, no, nakikita ko dito. Congrats, ano, kasi Capricorn, mukhang eto na ang iyong ano. Dito na nag-uumpisa ang destiny mo. Well, nag-uumpisa na naman actually, no? Kumbaga, magtatapos na yung mga problema mo, no? And we have the Fish. Okay, may Fish tayo. Yes, sabi ko sa'yo, Fish is lucky, di ba? Kapag nga sa Japan is koi, kumbaga koi nga to. This is a wealth, this is a lucky. Ang nakita, this is a abundance. Ito yung mga pagtaas ng pag-gain ng mga wealth, kaperahan, yan, abundance. Yan nakita ko dito. Siguro iba si inyo, may mga gagawin na kayo negosyo, ganyan. May mga pag-iisipan kayo ng mga negosyo, maybe, no? Kung bakit doon sa finances din, baka mag-uumpisa na kayo, mag-start ng business, mag-start mag-ipon, mag-start ng, mag-think ng iyong future, mga ganun. Yung parang, ibig sabihin, parang, hindi na kayo, kumbaga magkakaroon ng level up when it comes to yourself. Halimbawa, ngayon, in the past, hindi ako nakaipon. Ngayon, mag-iipon ako. Every sahod ko, maglalagay na ako ng mga 500 pesos a month. O kaya, bawat sahod ko, may magtatabi ako ng 200 pesos, ganyan. Yung mga ganun, magkakaroon na ng thinking na ganun eh. Kumbaga, magkakaroon na ng gain sa lahat. Sa iyo, no? Sa nakita ko dito. And, syempre, again, the Sun, sabi po sa'yo, there's a victory and success. And there's a door na mag-o-open. Babalik na talaga yung sigla mo, yung saya mo. Babalik na yung power mo, syempre. There's a happiness. May mga katotohanan ka na malalaman maybe sa paligid mo or sa sarili mo. Yan, may mga positive outcome. Kumbaga, ako nakikita sa'yo. Kumbaga, halimbawa, sa tagal-tagal na mga paghihirap at mga battle na sinuong mo in the past, ngayon, makikita mo na yung different niya, no, sa nakita ko. Kaya, congratulations, ano lang, ano, keep fight lang, no, sa nakita ko dito, kasi, anito na yung success mo, parating na,
no, nagbabago na yung iyong situation. Sa nakikita ko sa iyo dito, iba sa inyo, yes, there's a will of fortune, no, nandito si will of fortune and the ano, the world, di ba? Minsan lang talaga magulo yung isip mo, no, sa nakikita ko, minsan magulo yung isip mo. Magulo yung isip mo when it comes sa kapirahan, sa trabaho, or sa business mo, ganyan. Kasi handuin yung magulo, may mga hinihiling ka na makamit mo sa buhay mo eh. No? May mga hinihiling ka. Well, nasa sa'yo to. No? Sa nakatawa. Kasi there's a person naman dito na may mga person ako nakita or may person ako nakita na they willing to support you sa nakita ko ito para mag-change yung cycle ng buhay mo. Oo, ipupush ka nito. Malapit to sa puso mo. Ipupush ka nito para siya yung makakatulong sa'yo, actually. Siya yung makakatulong sa'yo para ma-achieve mo yung mga gusto mo in life, no? Sa nakita ko, siya yung mag-give ng support. Ganyan. Ate, paulit-ulit. Yun, ang nakikita ko dito. And then, before you achieve your, yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo, siguro parang may mga gagawin ka muna ng mga sitwasyon ako nakikita na dapat unahin. Siguro, unahin mo sa sarili mo. Ano yung gusto mo? After, bago mag-end itong year na to, ano yung gusto, ano yung balak mo? Ano yung gusto mong mangyari? Ano yung balak mo? Ano yung gusto mong ma-achieve? Isipin mo yun. Kasi isa yun. So, ikaw ang makakatulong sa sarili mo. Halimbawa, ano na lang, kasi ilang months na lang, di ba? Mga 5 months maybe. O 5 months na lang, kailangan before end ng year na to. Simula ngayon, mag-iipon na ako every sahod ko ng 200 pesos. Eh, halimbawa, sa Pilipinas ba? Kung sa Pinas, ano? Kung sa Pinas. Halimbawa, sa Pinas. Eh, di ba ang Pilipinas, parang ano siya? Hindi ko alam kung every week siya or every 15 days ba ang sahod. Parang ganun. Parang twice atang sumasahod sa Pilipinas. Kasi sa Japan, ano eh, month eh. Hindi siya sa 1 to... Sa Japan, hindi siya 1 to 30 ah. Hindi. Hati pa. Halimbawa, ano siya, 1 to 30 ang tatrabahuhin mo. Pero ang sasahod ka pa, meron pang 15 days or 25 days na pagitan bago pa masahod yung 1 month na yun. Ganun, kaya sobrang ano, kailangan mo magtipid dito sa Japan. Yun. And then yun nga, ganun, mag-ipon ka, no? Kasi magkano rin yun, di ba? Kung iyaan mo, itatimes mo yun sa, kung sa 200, di 4 times 5, di ba? Nasa 20 rin yun, kung tutuusin. O, makakaipon ka, biruin mo, basta-basta lang na yun, nakaipon ka ng 20,000 sa loob ng 5 months, di ba? Yung mga ganun, iano mo rin yung sarili mo. Bigyan mo rin ng lakas ng loob yung sarili mo. Yan, before you achieve, and then there's somebody naman na they want to support you, no? Para ma-achieve mo yung mga situation mo in love. Iba sa inyo, siguro, breadwinner kayo, no? Sa nakita ko. Kasi you want to secure yung life ng mga mahal mo sa buhay, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, ganito kailangan sa future, itong pamilya ko, itong anak ko, itong nasa, kumbaga, kung sino yung man sila. Gusto mong maging okay sila in the future. Minsan nga lang, nagkakaroon ka ng wish come true. Marami kang dreams in life, marami kang hinihiling na maganap, na ma-achieve sa buhay mo, no, sa nakita ko dito. Sa iba dito, nagkakaroon na kayo ng mga maraming dreams in life. Yeah, marami na kayong ini-imagine. Ganyan. And then, marami na kayong ini-illusion actually sa iba. No, kumbaga, strategy at saka planning sa bago, planning for a new. Syempre, you need to take it action. Huwag ka lang maging hangman, di ba? Kasi you have a wisdom naman eh. No? Kumbaga, you need to sacrifice. Kung gusto mo ma-achieve yung mga gusto mo sa buhay mo, you need to sacrifice. Halimbawa, magsasacrifice ka na, hindi na ako bibili ng ganito. Bibili ko lang kapag kailangan ko. Yung mga ganun, you need to sacrifice. Kasi sa maliliit na bagay, kailangan mo magsakripisyo. Diba? Simula ngayon, magtitipid na ako. Simula ngayon, mag-iipon na ako. Mga ganon. You need to sacrifice something, no, to achieve lahat ng goals mo sa buhay mo. Okay? Kasi, kaya mo. May mga well-wisher na ako nakikita sa'yo. Ang hindi ko lang maintindihan kung ikaw is nasa ang
lugar kasi marami akong tao na nakikita na parte ng lugar mo, no? Kung nasa public servant ka ba or sa simbahan ka ba, sa mall ka ba, doktor ka ba, mga ganun, parang you are the creator ba or YouTube channel ka ba, yung mga ganun, parang ang dami kasing tao ako nakita. Ingat ka rin kasi sa iba sa inyo may mga galit sa inyo. Hindi ko alam kung may mga nag-aaway na magkakasama sa trabaho o may nakaaway ka o may makakaaway ka pala. Sa iba dito, may mga pinag-aawayan kayo na something, may tao kasi ito nag-aaway na something territorial, mga magkakapatid na nag-aaway, kapamilya na nag-aaway, o kasamahan man to sa nakita ko. Kasi may tao dito na they wearing a mask, no, sa nakita ko dito. Tingnan natin. Wow, the Wheel of Fortune again, oh. Oh, diba? You are now in a new direction. Diba? Ang sinasabi dito, okay. Yung iba dito, nagkakaroon na kayo ng decisions in life po, or magkakaroon na ng decision in life kasi nagkakaroon na ng nagkakaroon na kayo ng curious sa ibang bagay eh. Ano pwede ko malaman dito kayo? Tingnan natin. Alam niyo, sa tingin ko, parang antatag niyo. Andun na kayo sa ano, antatag niyo na, kaya niyo nang balansehin yung mga sitwasyon na meron kayo sa ngayon. Kasi parang, you learn from the past, no? Sa, kumbaga, nagkaroon na rin ng mga awakening or decisions in life na nagkakaroon ng life-changing. Pagka there's a transformation nga ako nakikita sa'yo, no? Dito. Siguro, iba lang nagkakaroon ng choices, pero this is the time, no? Pero, kung titingnan ko ito, oh, may, oy, oo nga. Ibig sabihin, may magtatapos. May mag-i-end. May mag-i-end na sa buhay mo. Ang nakita ko dito, may, nagkakaroon na lang mga pagpapasya, oh. Nagkakaroon na kayo ng pagpapasya sa buhay nyo. Oh, parang may ifa-follow na kayo na gusto nyong goal sa buhay. Ang nakikita ko dito. It's good, ano? It's good. Makaka-receive ka ng message or may tao dito na makikipag-connect sa'yo. Magsasorry siya. Mag-a-apology itong tao. Hindi ko alam kung sino siya. Sa kasama sa trabaho, asawa, tatay, kapatid. O ba, siya or ikaw ang mag-a-apology. Yun ang nakita ko. There's a union din ako na nakikita dito, no? Anak, baka gusto niyo bumaba muna. Eh. Yes, there's a new direction ako nakikita. Nakalimutok si ano kasi nandito eh. Yes, nagkakaroon na ng nagkakaroon na talaga ng pagpapasya na magbabago ka na ng direction or pagpapasya na mga pagbabago which come to a decisions in life. O, yun. It's a good, ano, kasi at least nagkakaroon ka na ng power na kontrolin yung sarili mo at mag-desisyon sa buhay mo. It's good. Kung nandun, kumbaga, nandun na you keep moving to reach your goal na talaga. No? Okay, sa nakita ko sa'yo dito, may i-workout ka na raw sa buhay mo. Kumbaga, meron ka ng i-withdraw or meron ka ng gagawin sa buhay mo. Kasi para nakita ko sa'yo dito,
magkakaroon na ng mga lalakas na yung loob mo eh. Lalakas na yung loob mo. Handun na yung papaplano na na magi-give effort ka na gagawin mo na yung gusto mong goal sa buhay mo. Sa nakita ko dito. Kumbaga, naka-follow ka na sa mga goals mo. Nakatutok ka na dito. And then yun nga, may mga pinag-aaralan ka na bagay-bagay sa nakita ko dito to grow, no? Talagang you are now in a new horizon. Then when it comes to sa family, sila andito yung pagsuporta nila sa iyo or ikaw ang sumusuporta sa kanila. No, andun na rin yung babalik na raw yung tibay ng loob mo. No, yung courageous mo, yung babalik na yung sigla mo, yung tapang mo. Yung you will become a strong. Kumbaga, babalik na rin yung fashion in life mo, no? Sa nakita ko. Good. Kasi, susundin mo yung fashion mo, eh. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Yung sundin ng fashion. Ang nakikita ko dito, may tao dito daw na makikipag-collaborate. Sabay naghika ba daw si ate? Makikipag-collaborate daw sa'yo. Or maaring may tutulungan ka na tao kasamaan sa trabaho or ikaw ang tutulungan nito. Yun ang nakikita ko. Baka iba sa inyo, tutulungan kayo ng karelasyon nyo. Maaring asawa nyo, nanay nyo. Yun ang nakikita ko. Ano pwede kong malaman kayo? Good, no? Kasi nagkakaroon na ng mga plano in life. Nagkakaroon na ng strategy. It's good. Kumbaga, you follow your heart na rin, ano? You follow, pinafollow mo na yung mga gusto mong gawin. Andun na talaga yung pagtawag ni Divine o ni Universe, no? Sa'yo. Kumbaga, nakakaroon na rin ng mga offering sa'yo. We have the 10 of cups, so tamo. Sabi ko sa'yo, diba? Sinabi ko na yan una, diba? Na talagang, nandito na, trust your intuition lang. Trust your intuition. We have the Wheel of Fortune, the 10 of Cups, and the Ace of Wands kasi. And also, we have the 10. Talagang may magtatapos sa buhay mo. May magbubukas na bagong opportunity, bagong pintuan para sa'yo. No? May offering ako na nakita dito. Sana i-grab mo siya sa nakikita ko dito. Kung ano man ito. Kumbaga, kung ano man opportunity na to, you need to take it action din kasi. No, kung maghihintay ka lang na bumagsak ang bayabas ng kusa, hindi 'yun babagsak. Hangga't hindi mo kinukuha. Hangga't hindi ka nag-aaksyon. No? Yan, kailangan mo lang daw umaksyon. And this is a breakthrough eh. This is a breakthrough sa iyo kasi magkakaroon ng malaking, tandaan mo, dalawa ang Wheel of Fortune natin. Magkakaroon na big changes sa buhay mo kung ito is gagawin mo. No? Kung anong mga action ito, kung ito is kung ano man opportunity na to, sa nakita ko. Sa iba dito, this is adventure. Iba dito, opportunity ng trabaho. Opportunity of love. Sa nakikita ko dito. Nakita ko magiging maganda. Malaking pagbago ang mangyayari sa iyo. Magkakaroon doon ng fresh start. Pero sa beginning, magkakaroon ng mga changes. No? Innovation. Yan. Parang ano lang, ano, computer. Parang mga TV lang. Innovation. There's a hope na, no? Think positive lang tayo. Kasi, dalawa yung Wheel of Fortune mo lumabas. Ay, ibig sabihin? Oh my God, ibig sabihin may mananalo. Wala, ngayon ko lang napansin yun, ah. Take note. May mananalo po. Opo. Very sure ko yan. Hindi man kayo lahat, pero I hope, yung energy nyo ang nakukuha ko ha, Capricorn. Pero may mananalo po. As in. No? Bikini, mga, no, ba ganun eh. Yan, as in. Kung hindi ka man mananalo, yung karelasyon mo, patayain mo siya. No? Ang nakita ko, may nakita rin kasi ako dito na ano, ibang tao na nakarelate sa'yo. Yan.
Kung hindi man ikaw, a part of the family or related sa'yo, maaaring asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, baka yun, no? Pero, try mo rin sa'yo. Kung mas maganda, kung pareho kayong tumaya, di ba? Magkasama kayo. Baka isa sa inyo yung ano, yung laki. Pero may mananalo po, no? Good luck. Good luck sa inyong lahat. And then, nakikita ko naman dito, kung ano man yung achievement na yun, hindi pa rin tapos si ate, no? Kung ano man yung achievement na yun, huwag nyo lang isipin na kaperahan, no? Halimbawa, achievement na manggagaling sa anak nyo, na manggagaling sa asawa nyo, na manggagaling sa pamilya nyo, yung mga ganun. Kasi achievement nila, achievement din natin, di ba? Achievement mo rin, ganyan. Pero sa iba sa inyo, may mananalo. Ang kulit ni ate. Yes, nakikita ko dito, may mga celebration. Makakaramdam, ay makaka-receive ka daw ng mga, yes, mga maraming opportunity, no? There's an instant opportunity na darating sa buhay mo, na ikasisigla mo. Na ikasisaya mo. Tsaka ano, oo, totoo nga. Sabi, totoo nga, makaka-receive ka daw ng pera. Makaka-receive ka ng pera. Oo, promise. Kung hindi ka makaka-receive ng pera, makaka-receive ka ng gift. Oo, regalo siya. Yeah, may mga celebration, may happiness, may abundance, may enlightenment ako nakikita sa'yo. May maaring may mag-open sa'yo na isang tao, or ikaw ang mag-open sa kanya, ng kanyang kasiyahan, or celebration man yan, kung ano man yan. Promise. Hala. Matatapos na yung mga problema mo in life. Congrats ha, kung ano man ito. Baka makareceive ka ng text message. O kaya may mga pag-uusapan kayo na kasiyahan, ng success, may related ang money, may related ang business, may related ang trabaho, kung ano man yan. Pero nakikita ko dito, widasan kasi isa happiness. Kumbaga, good news. No? Kumbaga, positive to. No, nakikita ko dito. Hindi siya bad naman. Ah, dahil sa tinabihan siya nito, maaring iba dito. Kalokohan. Kalokohan, you know. Mga bad. Ay! Ate, ano ba yan? Iba sa inyo, ano, makakaramdam daw kayo ng pagka-boring. Maaring sa trabaho nyo, maaring sa mga gusto nyong gawin sa buhay. Magkakaroon daw ng ganun. Boring or pagkabagot ako nakikita dito, magkakaroon daw ng disappointment sa trabaho or sa kasamaan sa trabaho or sa kapatid, maybe malapit sa'yo. Oo, ingat lang din, no, when it comes to our decision, kasi sa nakita ko dito, baka may mga pagsisihan kang decision related ang money. Ingat ka, hindi man ito tumama sa'yo, tatama to sa malapit sa puso mo. May mga regret, may mga pagsisisi, may mawawala, maaring pera. Ingat ka lang. Kasi there's a bad decision ako na nakikita dito. Matatrap, kumbaga. Sana hindi kayo maloko sa pera. Kung medyo magulo ang isipan nyo, kung alam mo, papasok kayo sa isang investment for something. Kung papasok kayo sa isang investment, ikaw man o malapit sa puso mo ito, kung papasok kapag isipan mo maigi, pero kung naiisip mo na medyo magulo ang isip mo at nagdadalawang isip ka, huwag mo nang ituloy. Kasi, yun yung sinasabi ng intuition mo, na huwag mo siyang ituloy. Okay? Para, you need to listen din kasi sa intuition mo, kasi yung intuition mo mismo ang magbibigay sa'yo ng warning. Ha? Basta tandaan nyo lahat, pag nagdadalawang isip na kayo sa isang bagay, huwag nyo na pong ituloy.
Kasi there's a bad decision akong nakikita sa'yo. Hanggat makakaiwas, umiwas tayo, ha? Sa nakikita ko sa'yo dito, medyo magulo ang isip mo kasi may mga gusto ka nang subukan sa buhay mo, eh, no? Nagkakaroon ka ng mga choices in life, lalo na related ang trabaho, ang business. Nagkakaroon ka ng choices in life. Ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong subukan, ang dami mong gustong... As in, ang dami mong gustong mong... Ano ba ito tawag doon? Tawag sa Tagalog? Ang dami mong gustong aksyonan, kumbaga. Ang dami mong gustong itry, yan. Nagkakaroon na ng maraming choices in life. Nag-illusion ka na, no, sa nakita ko. Iba dito, may tao dito na nagde-daydream. No, baka ikaw to, no, sa nakita ko dito. Iba dito, ano, partner nyo. Ang dami ninyang daydreaming, ang dami ninyang ini-illusion sa buhay. Eh, ano yun? Wow, may achievement. Sa pera? Sa kapirahan, yes. There's an achievement of money. Makakatanggap ka daw ng pera. Or makakatanggap ka ng gift. Talaga. There's a abundance din ako nakikita sa'yo. Siguro may matatanggap kang gift or pera or mahalagang bagay galing sa malayo sa'yo. Halimbawa, nasa ibang bansa siya. Kanya, baka yung kapatid mo nasa ibang bansa. Yung mga ganun. Ako nakikita. No? O kaya hindi man siya ibang bansa, malayo sa lugar mo. Ganyan. Tingnan ko nga. Ano pwede ko malaman? Ala? Ano ba yan, anak? Sabi ko sa'yo, mag-ingat ka sa kapirahan, ha? So, tatapos na yung mga problema mo, oh. Makakatanggap ka talaga ng gift. Makakaramdam ka rin na pagpapahalaga sa tao na minamahal ka. Either asawa mo, tatay mo, nanay mo, kapatid mo, yun nakita ko dito. There's an achievement. Then, makakaramdam ka ng lungkot. Pwede ko malaman niya. Sino yan? Sino to? Ikaw to. Makakaramdam ka daw ng lungkot sa trabaho mo. You're stuck ka, no? Kung nasaan ka, no? Stuck ka. Siguro you need to give effort more sa sarili mo, no? Para makaalis ka dito. Kasi we have the world. Ibig sabihin, there's an achievement. Ako. Kasi may mga offering sa'yo. Kanina pa may mga aces na lumalabas sa'yo. There's an offering. Kumbaga, nasa sa'yo to, ha? Nasa sa'yo ang susi. Nasa sa'yo ang, ano, tagumpay. No? Ang victory and success sa nakita ko dito. Kasi may mag-open nga na pintuan para sa'yo. Yun na nga lang is kung igagrab mo ito. Ha? Pero i-grab mo siya kasi magsasucess ka. Promise. Mamumunga ka. With the 9 of Pentacles din. As in the King of Pentacles. You are taking to the higher path. As in, mamumunga ka. Iba lang sa inyo talaga. Hindi kayo makapag-desisyon kasi nagdadalawang isip kayo. Pero kung ako sa inyo, i-grab nyo to. The world in reverse. And the... Okay, ngayon naiintindihan ko na. Katinang mukha ko.
sa nakikita ko sa'yo dito, nagkakaroon ka ng self-doubt eh, no? Nagkakaroon ka ng ano eh. Nagkakaroon ka ng self-doubt sa sarili mo kasi parang nagkakaroon ka ng mga disappointment sa mga nangyayari sa buhay mo. Kumbaga may mga nangyari sigurong outcome na hindi naging maganda. Kumbaga ikaw, sarili mo ang nagiging blockage mo sa mga plano mo. Kakaroon ng blockage which comes to your plan. Siguro sinasabi mo, siguro this is not the time na umalis ako or magbago ako ng decisions in life or mag-move on ako. Yung mga ganun siguro ang nakikita ko sa inyo. Parang nagkakaroon kasi dito ng lack of success. Ang nakikita ko. Siguro iba kasi namu-problema kayo with comes to income, with it comes to pera, ganyan. Siguro may mga pinag-iipunan pa kayo, you're still waiting pa talaga, baka may naghihintay pa kayo ng mga revelation, ng enlightenment, or may mga hinihintay pa kayong answer, maybe sa iba, o naghihintay pa talaga kayo na makaipon kayo ng pera, or ng sapat na pera. Kasi halimbawa, kung mag-iiba ka ng trabaho, bago ka, basta tandaan mo, bago ka aalis sa isang kumpanya or trabaho, ano yung imu-move mo, siguraduhin mo na before ka mag-move, may pupuntahan ka na ha. Huwag kang aalis bigla-bigla na wala ka naman pupuntahan. Mahahang ka nga nun. Diba? Kumbaga, matetenga ka. Paano kung hindi ka agad makahanap? Diba? Dapat bago ka umalis sa isang situation, sa trabaho man yan, paghandaan mo na na pwede ka nang umalis dun. O kaya mag-ipon ka muna ng pera, ganyan. Tapos saka umalis. Kaya, pero mas maganda na may pupuntahan ka na. Halimbawa, kung gusto mo mag-abroad, kumbaga kasi kulang pa ako sa money, kulang pa ako sa mga papers, kulang pa ako sa mga, may mga dapat pang gawin, asikasuhin. Kaya medyo nagkakaroon dito siguro lang ng lack of success or wala ka pa, walang nagpo-fulfill. Kumbaga, may kakulangan or may medyo hindi pa sa ngayon or may paghihigpit. Higpit sa pera, ganyan. Higpit sa mga gagawin. Yung nakikita ko, hindi siya pa nag-a-achieve. O sa iba, self-doubt, ganyan. Meron din ako nakita moving home. Siguro nag-iisip ba kayo na either moving home or mag-move kayo ng trabaho. Parang ganun. O halimbawa naman, nag-move kayo ng trabaho pas pinagsisihan nyo. Maaring ganun. Kumbaga nagkaroon kayo ng regret. No? Kumbaga may mga sitwasyon ako na nakita na nag-feel sa inyo. Yan. Ingat lang din, no, sa nakita ko dito. Pero, kung ano man itong mangyari na to, basta moving forward ka lang to reach your goal, no, sa nakita ko dito. Huwag kang susuko. Kasi dalawa ang Wheel of Fortune natin. No? Naglabasan din yung mga The World din. Tandaan mo, ang The World is the last card in the tarot card. Okay? Huwag kang mawala na pag-asa kasi with the Sun, no, sinamahan pa. Tapos, ang dami mong aces. Malaki ang pagbabago sa'yo. Pag-isipan mong maigi lahat ng plano mo sa buhay. Ha? Pero malaki ang pagbabago talaga. Arigato, namaste, God bless.